alako'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilayan ang misteryo ng Paskwa ni Kristo, ang kaniyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama upang siya'y ating maging matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso at pangamba. Patuloy nawa niya tayong ipagsanggalang at patnubayan upang makapamuhay tayong banal at naaayon sa kaniyang kalooban. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon.
Minsa'y tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya sa bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagpi-tagpi at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging naisip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang pagpapahariin. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita, at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasala'y di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating
sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinhabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kaniyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ipinatanaw sa kaniya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito
kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa kalendaryo po ng ating simbahan ay sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma tuwing Miyerkules ng Abo. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayong lahat may kahinaan at tayong lahat makasalanan bilang mga tao. Ang paalala na ito ay talaga namang napakahalaga dahil inaanyayahan tayo na tanggapin ang biyaya ng pagsisisi at ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos para sa ating mga nagawang pagkakamali. Sa pag-amin at pagtanggap po natin na tayong lahat ay makasalanan, tayo ay nagpapakumbaba sa presensya ng ating Diyos. Dito, kinikilala natin ang ating mga kabiguan. Sinisikap nating maging mas mabuti. Pinaglalabanan natin ang sari-saring mga tukso upang mas mapalalim natin ang ating espiritual na buhay. Ang Kwaresma din po ay panahon ng espiritual na pakikipagdigma laban sa masamang espiritu kay Satanas at sa mga diablo. Ang labanang ito ay nagaganap sa tahimik na sulok ng ating mga puso, lalong-lalo na kapag tayo ay nag-iisa na. Ganito ang naging karanasan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Nagpakita sa kanya ang Diablo noong siya ay nag-iisa at nananalangin doon sa lihim at sa gitna ng katahimikan na kung saan siya'y hinikayat na gumawa ng kasalanan. Balikan po natin ang tatlong panunukso. Ang unang tukso, gawing tinapay ang bato. Alam ng Diablo na ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay gutom na at nauuhaw. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang akitin si Jesus. Gagamitin ba ni Jesus ang kaniyang banal na kapangyarihan para bigyang kasiyahan ang kaniyang sarili, ang kaniyang gutom na sikmura, o patuloy siyang tatalima sa kalooban ng Ama? Kaya nga ito po ang sinagot ni Jesus.
ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, dito tinuturo sa atin na kailangan natin ang salita ng Diyos upang tayo ay lumago sa ating espiritual na buhay. Minsan, natutukso tayong makitang lagi ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang isang miracle worker lamang. Sa oras ng ating pangangailangan, inaasahan natin palagi na lagi siya agad-agad gagawa ng mga himala at kababalaghan sa ating buhay. Ngunit dapat malampasan natin ang tuksong ito ng palagiang paghahanap ng himala sa halip pag-aralan, sa liksikin at pagnilayan natin ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang makapangyarihan at ito ang magbibigay katuturan sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay ang bukal ng pag-asa, ang nagpapalakas sa ating matamlay na pananampalataya. Ang ikalawang tukso ay ang pagsamba kay Satanas kapalit ng kaluwalhatian, kapangyarihan at kayamanan sa mundo. Sumagot si Jesus, "Ang Panginoong mong Diyos ang iyong dapat sambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Dito, sinasabi sa atin na ang tunay na kayamanan, ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na kaluwalhatian ay tanging sa Diyos nagmumula. Alam po ninyo, nakakalungkot isipin sa panahon ngayon, hindi na hinihintay ng mga tao na tuksuin sila ng Diablo para sa kayamanan. Bakit? Maraming pagkakataon na tayo na mismo ang kusang natutukso na unahin ang kayamanan at kapangyarihan kaysa sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Ang kayamanan po, hindi masama. Ito ay may kapangyarihan upang mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Gayunpaman, ito ay nagiging mapanganib kapag tinatrato na natin ang ating kayamanan bilang ating Diyos-Diyosan. Kapag naging pangunahing motibasyon natin sa buhay ay karangyaan at kapangyarihan, sinisira nito ang ating ugnayan at relasyon sa ating Diyos. Ang ikatlong panunukso ay ang kapangyarihan na nais ng Diablo na ihulog ang ating Nuestro Padre at ang kaniyang sarili ay sasagipin dahil sa mga anghel. Subalit sa huling pagkakataon, ang tugon ng Panginoon, hindi natin pwedeng subukin ang ating Diyos. Kaya't natalo ang Diablo at si Jesus ay pinangalagaan ng mga anghel. Sa puntong pong ito, ang magandang katanungan ay, papaano ba natin malalabanan ang mga panunukso o pang-aakit ng kasamaan? Simple lamang, mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, gawin po nating ehemplo at modelo ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Si Jesus nanalangin. Si Jesus nag-ayuno sa loob ng 40 araw. Ang panalangin at pag-aayuno, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma,
ay ang magpapalakas at maghahanda sa atin na maging matatag sa gitna ng mga panunukso sa buhay. Ngunit tandaan natin, dinaig din ni Jesus si Satanas hindi lamang sa pananalangin at pag-aayuno, kung hindi sa mamagitan ng mataimtim at wagas na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kabuuan po, ang tunay na digmaan sa pagitan natin at ng Diablo ay nagaganap sa kanilang mga panunukso. Ang mga tukso po ay maaaring makatulong o makasira sa atin. Kung hahayaan natin ang mga tukso na madaig tayo, makukulong tayo sa bangis ng kasalanan. Gayunpaman, maaari nating gawin ang mga tukso bilang isang pagkakataon upang mas lalo tayong kumapit sa awa at habag ng ating Panginoon. Ang panunukso po, mga kapatid, laging naririyan. Hindi ito mawawala hanggang tayo ay nabubuhay at maging hanggang sa huling sandali ng ating paghinga. Ang tukso ay hindi pa kasalanan. Subalit kung tayo ay mahuhulog dito, iyan ay ang magiging kasalanan. Kaya nga sa panahon ng Kwaresma, ito rin po ay ang panahon ng pagpapanibago ng ating kalooban upang mas lalong maging matatag ang ating relasyon sa Diyos at kapwa. Patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan at naway talikdan po natin ang mga masasamang gawain. Tandaan natin na kayang-kaya nating paglabanan ang mga tukso at pang-aakit ng kasamaan gaya ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo, na paglabanan niya ang mga ito sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, at determinasyong maging tapat at kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay ipinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita.
Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pangtao. Kami dumadalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong salita, upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kaniyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang panunukso po ay bahagi ng ating buhay. Hindi natin ito maiiwasan. Subalit, ang ating pananampalataya, ang ating panalangin, ang ating pag-aayuno, ang siyang mag-aadya sa atin upang huwag tayong mahulog sa kasalanan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kaniya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay
na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tinapay na bubuhay.
Ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic, mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong Paeng, at iba pang kalamidad noong 2022. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula Didi, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik ng tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na mamamutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabaspas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya.
ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.